Maria Clara? Tawang tawa. Oo, oh, manhiman ko. Kami naman yung nabigla lamang. At katulad mo, ipaglalaban ko ang ating pagmamahala. Napaka-pure ng pagmamahala nila, no? Huh? Ay, finally, nag-hug sila ulit. Aba, ating mga Maria Clara. So, na-recognize na rin ni Ibarra na may gusto si Fidel kay Clay. Parang ang demonyo! Ikaw ang demonyo. Hello, thank you so much for being here. Welcome back to my channel. It's first day and of course, meron naman tayong reaction for Maria Clara at Ibarra episode 49 na tayo. And maraming salamat sa mga patuloy na nanonood ng reaction videos natin. And bago ang lahat, of course, meron tayong mga shoutouts na naman. Parami ng parami yung mga magandang comments natin. Unang-una sa shoutouts natin, si Bianca Santo Domingo Villaverde. Sabi niya, always watching your videos every upload. Shoutout naman dyan, Sir Nephi. Ayan, sina-shoutout na kita. And sabi pa niya, every time my mom watches the show, I always ask her opinion on the characters and the episode itself. She said that Andeng was no help at all. She's not only a spy of Padre Salvi, but she is a complete, sorry for the word, this is only based on the show and character, tonta. But who knows, maybe there is a little development with her character in the next episode. Hopefully nga. Kasi, alam mo, explain ko rin kahapon na I was thinking din na she was like innocent and wala lang siyang choice kaya naging spy siya. Pero sa ginagawa niya kahapon, parang in-embrace niya ang pagiging spy. Naging sulsulera pa talaga siya, di ba? Nakakagigil. Nainis ako dun. Okay, next natin na shoutout si ano? Brian, oh social, Brian Apruebo. Sabi niya, hindi ko mahintay mapanood ang reaction video mo matapos ko sa GMA YouTube channel. Excited yarn, sabi. And Clarisostomo, hashtag, sabi niya. Love team revealed by Clay at napahuwaw ako sa ganda ng original Maria Clara. Bihis lalaki, ngunit angat at titaw pa rin ang karikitan. Omsim, manghuli, hindi maitago ang kilig ni Fidel. Dasher na in love lang. Okay. Nakakatawa. Si Fidel kasi parang in denial pa, no? Pero obviously may gusto siya kay Clay. Next natin, si Love Love. Sabi niya, I hope man notice. Alam mo, sumisikip na ang dibdib mo sa mga nangyayari kasi pa-intense na. Si Clay ang tagahawi ng negative vibes at drama. Totoo yan. Soon magkakasakit na si Maria Clara. Don't worry, lalo po kayo magagalit, iyak at mawindang. Hoy, spoiler ka! Natatakot na ako sa mga susunod na episodes tuloy. Okay, next natin si Mosai Art Jewelry. Sabi niya, maraming naglalabas sa mga reaction video sa episode per episode ng Maria Clara at Ibarra, pero I'm still waiting sa reaction video mo dahil may sense ang reaction mo. Thank you so much, Mosai Art Jewelry. Nakakataba naman ng puso yung mga comments niyo, guys. Maraming salamat talaga dyan. Next pa natin, si RG Lu Rodriguez. Ang daming likes nito. Sabi, it's virtually identical like watching Korean dramas. To watch MCI. Every episode is incredibly interesting. And the dramas, cinematography, lines, and values have a big impact on us. As always, GMA provides us with worthwhile, realistic, and credible dramas. Totoo yan. Actually, ito yung pinaka-favorite ko so far na teleserye sa Pilipinas. Okay, sabi naman ni Redan Adona, hook na hook ako talaga since day one. Parang gusto ko tuloy balikan ng high school days. Aminin lahat tayo, aminin natin siguro sabi niya. Aminin natin lahat tayo di ganun ka-interested sa Noli before. Since GMA started this series, iba talaga pag in motion at nilapatan ng magagaling na GMA artists at writers and director. Goosebumps, lahat tayo dinala sa mundo ng Noli sa pamamagitan ng karakter ni Clay. Salute sa bumubuo ng MCAI. Salute talaga, Omsim. Okay, last na comment natin is from Cesar Makapagal. Sabi niya, in behalf of all OFW, na-miss na yung mga Pinoy teleserye dahil dito sa US, puro na lang English ang araw-araw na napapanood namin sa TV at talagang nakakasawa na.
Sobrang thank you sa iyo, Boss Nephi. Sobrang namin na-appreciate ang walang sawang pag-e-effort mo sharing Maria Clara at Ibarra na talaga namang nagbibigay inspirasyon sa amin araw-araw. I honestly thought na di ako mag-enjoy manood ng teleserye na may nagsasalita while in the middle of watching it, but I was wrong dahil mas nakakatuwa at mas nakaka-satisfy pala pag merong nagbibigay ng makabuluhang opinion tulad ng ginagawa mo. Thank you so much. Wow. Trust me, ayaw ko manood directly sa GMA dahil mas nag-enjoy ako sa mga reactions at comments mo, which makes a lot of sense. Saludo kami sa iyo, Boss Nephi. Thank you so much. God bless. Oh my gosh, Cesar, sobrang nakakataba ng puso ang comment mo. Pero I beg you guys to please still watch wherever you can yung buong episode kasi sa TV or sa app nila para makatulong tayo kahit papano for them to to gain more popularity and gain then monetary benefits kasi pinaghirapan nila, ginastosan, and we need to support that para meron pang susunod, di ba? So, pero maraming salamat sa sinabi mo na mas pinapanood mo yung reaction video ko. Although, gusto ko pa rin talaga i-support natin sila. Okay, so kung pwede lang, after nyo manood sa akin or after nyo manood dun, saka kayo manood ng reaction video ko. Please! Ayan, I think we are so ready for today's episode. Episode 49, if I'm not mistaken. And grabe, hindi ko na i-recap kasi alam naman natin yung mga nagaganap. And excited lang ako. So without further ado guys, let's go watch this video. Ready, 1, 2, 3. Kausap na kami ni Crisostomo at nagmamatigas siya. Kaya mula ngayon, mananatili ka rito sa bahay. Dahil lamang kung hindi siya pumayag, naitigil ang pagpapagawa ng kanyang eskwela. Mas makakabuti ko. Susunod ka na lang sa akin pinag-uutos. Huwag yun naman kung gawin ito kay Crisostomo. Hindi na mapabago ang kapasyahan. Hindi maaari ito. Maria! Ginoo, tama na po. Crisostomo! Maria! Maria, wag! Pumasok ka na sa silid mo. Andeng, Clay, samahan niyo si Crisostomo papalabas ng bahay. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit ako nagtitiis ng ganito ni Tio Santiago. Malamang binulungan na yun ng baliw-baliwang ninong ng fiancé niya. Oh, tama ka. Kung kaya't nagbago rin ang dati niyang magandang pagtingin sa akin. May pag-asa pa, sir. Dahil pinaglalaban ka ng taong iyong minamahal. Oh, ano gusto ko yun? Haharapin ko ang lahat ng nagiging pagsubok. Matupad lamang ang aking pangarapin. Yes. Tapos ang buhay na kasama si Maria. Pag Sleeping Beauty na ang lahat, magkikita kayo ng nobyo mo. Itatakas kita, senyorita. Hindi ka lang mabuting kaibigan. Isa ka rin mabuting nalalang. Muchas gracias. Ting amiga. Gusto mo? Gusto ko yun. Maria Clara? Tawang-tawa. Oo, manhimay ko. Kami naman yung nabigla lamang sa inyong mga wagis. Pero sa ang ganda pa rin ni Maria Clara. Ligote, palpas na. Ay, nababanaag pa rin ang kagandahan. Ang kagandahan mo, Kendel. Maria Clara din ang pangalaman. So, thank you. Huwag kang mapipigla. Ngunit sina Maria Clara at si Clay tumakas. At ang palagay namin ay sila'y nakapagkita kay Crisostomo. Crisostomo, pwede, sir. Oh my gosh. Nahuli sila. Ito may nagkaplano ng hindi maganda. At naririnig ni Elias. Sa tingin mo ba yung namasukan ako sa pinapatayo niyang paaralan? Dahil lamang nais kong kumuha na pang-araw-araw na sweldo? Upang patigilin ang pagnanais ko na pagigantihan ang angkan ng mga Ibarra? Sino mag-aakala na ang Cabria ang muli magpapalapit sa amin ng Ibarra na yan? Ako lang sa buong San Diego ang may kakayahan na magpakilos nun. Ang yumaon na ating ama ang nagturo sa akin. Na tinuro naman sa kanya ni Don Saturnino Ibarra. Ang inaalala ko lamang, Kuya, ay ang iyong pakipagkasunduan sa mga prayle. Bas-bas lang ibinigay sa akin ang mga yon. Ako at ang Cabria. Sa Cabria, kahit gaano kabigat at kalaki ang bato, kaya ko itaas, kaya ko ibaba, kaya ko rin ibaksak bilang na araw ni Crisostomo Ibarra. Makikita niyo. Kahit isda, hindi kakainin ang kanyang mga labi tulad ng kanyang ama. Sila.
Sasugurin siya ni Elias. Magbabantay lang ako dun, ha? Napaka-genuine ni Clay na supportive talaga siya as a friend. Yung totoo nga, mahal. Katawa-tawa nga ba ang aking wangis? Ang cute ni Maria Clara. Yung totoo? Oo. Ang ibig sabihin nun ay gagawin ko rin ang lahat upang makapiling ka lamang. Wow. Gagi ka, nakikinig ako. Kagayang mahal ko. Shucks. Ako ay kawal sa pagmamahal mo. Oh, sino? At katulad mo, ipaglalaban ko ang ating pagmamahalan. Ang ganda nito. Grabe. Ah, kinikilig kayo, aminin niyo. Napaka-pure ng pagmamahalan nila, no? Huh? Ay, finally, nag-hug sila ulit. Sobrang galing nilang gumanap. Napaka-convincing nila, no? Lucas! Ibyang, ano pang ginagawa mo rito at madilim na? Baka mapano ka? Asawa niya. Namitas lang ng dahon para sa ating hapunan. Naubusan na tayo ng malunggay sa kuhin. Halilip, baka mahamugan ka. Asawa ng kapatid niya. Ayun na, kuya. Susugurin sana siya ng iglas eh. Ang laki ng itak ha. Patay ka agad ang napagnapatan niya. Buti na lang narinig ni Elias. At least may laban sa Crisosto mo kahit papano. And I'm counting on him to really help and intercept kung ano may pinaplano nung isang lalaki mo. Hindi ko alam ano yung nangyari sa pamilya niya at parents ng Crisosto mo. Paki-explain sa akin guys kung alam nyo. Ayun na lang. Si Lai, let's go. Let's go. Ang binibini, Kai. Eh? Ikaw ba ay hindi naiingit sa kanila? Ba't naman ako maiingit? Eh, hindi naman ako ingitera. Ay. Bakit? Ikaw, sir, naiingit ka sa kanila? Ako? Kailan man eh, hindi ako. Oh, naku. Deny ka pa, sir. Binarasa ni Clay. Bakit nga ba wala ka pang jowa, kagaya ni Sir Ibarra? Jowa? Nobya ba ang iyong ibig sabihin? Oo, correct. Sige, kahit hindi nobya, kahit ano lang, yung babaeng napupusuan mo, wala? Meron. Huh? Talaga? Oh, malas niya naman. Bastos na si Clara. Malas? Talaga bang matabil lang iyong dila, binibini? Matabil? Joke lang. Ikaw naman. Ikaw lang ba pwede mang asar? Mang sense of humor? Bueno. Kabaligtaran pa nga ng iyong sinabi ang katotohanan. Kung alam lang niya kung gaano siya kapalad na iniibig ko siya. Sapagkat ang iyong lingkod ay ang tanging tagapagmana ng kanyang namayapang magulang. At bukod pa yan sa katotohanan na ako ay nakapag-aral at nakapagtapos ng abogasya. Kahit lang ang pagbinegosyo ang aking nakahilig ang gawin. Liban pa riyan ay ako ay isang tapat at maasang kaibig. Kaya't nakakatiyak ka rin ang aking iniibig na ako ay magiging tapat
at maaasahan ring asawa. Asawa agad? Mukhang ang tindi talaga ng tama mo, sir. Sino ba yung dalagang sinasabi mo? Lagot. Lakat ko naman sasabihin sa'yo. Nang ma-warningan ko siya. Dahil yung mga ganyang pagmumukha, hindi dapat pinagkakatiwalaan yan. Sandali, Binibini. Ano? Binabarasan niya. Ano meron sa akin pagmumukha? Hello, lapit ng mukha niya kay Clay. Olga, kinikilig ako. Epek? Anong ibig sabihin ng epek? Epek. Secret, pag makulit, pangit. Ayan. Hindi, Binibini, sabihin mo sa akin. Please, I'm begging you. Anong ibig sabihin ng epek? Gagi, lapit ang mukha niya kay Clay. Ano? Let's go, Team Clay. Let's go. Nasaan si Maria? Panghira naman ito si Tiago. Ayan na. Hala, nahuli na nga. Senyorita! Sinasabi ko na nga pa eh! Oh my gosh, nahuli pang nagahag. Papa, hayaan niyo ako magpaliwanag. Talagang magpapaliwanag ka? Nakakahiya ka. Tingnan mo kasuotan mo. Halika na. Tio, por favor. Huwag mong ubusin ang pasensya ko, Crisostomo. Dahil sa ginawa mong ito, lalo mo lang pinatunayan sa akin na hindi ka karapat-dapat sa aking anak. Lagot. Ala. Grabe naman. Don Tiago, huwag naman kayo magsalita ng ganyan. At ikaw, huwag ka rin makikialam dito. Ayan na. Lalo ka na. Sampit ka lang. Ay. Labis-labis na pangingalam mo sa aming buhay. Tayo na. Naghihintay na ang tiyang masakruwa eh. Tiyo. Grabe yun. Patawarin niyo po ako. Hindi na po mauulit na makikipagkita ko kay Maria Clara nang hindi niyo nalalaman. Wala na akong gustong marinig mula sa'yo, Crisostomo. Kaya pakiusap, pasensya, distansya. Kung nais mo pa may matira akong respeto para sa'yo. Tayo na. Halika na! Nagulat sa Tiago. Problema na naman. Oh my gosh. Sir, sorry. Mission not accomplished. Hindi, Miss Clay. Hindi kailangan humingi ng tawad. Dahil ako din ang may nais nito. Pero ako yung nag-push. Ako rin ang pumalpak. Mabuti pa ay sumunod ka na sa kanila at baka pati ikaw ay mapaginitan pa, Miss Clay. Okay lang po ba talaga kayo, sir? Di binigay. Ayos lang ang aking amigo. Ikaw ang aking iniisip. Will you be alright? Nais mo bang samahan ang tapawin? Oh, sorry. Aminin niyo, kinikilig. Hindi na, pre. Okay na ako. Uy, gagay. Nag-joke na naman siya. Oh my gosh. Tawa. Antay mo itong kaibigan mo. Sobrang interesting yung character ni Clay. Grabe. Kudos sa writers. Walang hanggang magsaludo sa inyo. Tila karamay mo ako sa pag-aalala sa ating mga Maria Clara. Aba, ating mga Maria Clara. So, na-recognize na rin ni Ibarra na may gusto si Fidel kay Clay. Para kayo hindi mga babae. Hindi na kayo nahihiya. Kayo pa dumadayo dun sa bahay ng lalaki? Nakita nyo ba itsura nyo? Ligit kayo nakakahiya. Patawarin nyo ako, may papa. Ngunit yun lamang ho, naisip namin paraan upang makarating ng ligtas kina Crisostomo. Talagang susuunin nyo pa ang panganim ng gabi? Para lang sa lalaking yon? Huwag si Maria ang iyong pagalitan, primo.
Hindi naman maglalakas loob yang umalis kung hindi nasulsulan ng iba. Hala, hiniin na naman si Clay. Oy, Tia Isabel! Hindi ko na nga ako masisisi. Palagay ko ha, itong estrangherang kinupkup ninyo ang dulo ng pangyayaring ito. Papa, huwag ko kayong magalit kay Clay. Ako ang may gusto ng lahat. Kung gano'n, lalo mo akong ginugulat. Sa iyong lakas ng loob na ngayon mo lang maipamalas. Ngayon, lumuhod kayo. Ay. Pati ikaw. Hello? At magdasal. Hindi kayo lalabas ang silid na ito hanggat hindi nyo natatapos ang inyong pagdarasal at paghingi ng tawad. Luhod! Nangyari din sa akin to nung bata pa ako. Kami ng pinsan ko. Aral. Pinagdasal kami. Luhod pala niya. Ano Padre? It's really at Spiritu Sancti. Graduante yung... Padre mo omnipotente. Creatorem Charietere. Ay, wow. Madre mia. Wordos por santo po. Let's appreciate kung gano'ng kagaling si Julian magdasal in Latin. Gusto ko naman ito, kaya dapat lamang tayo maprosahan. Ang galing ni Julie, grabe. Nakakatawa tong dalawang magkaibigan na to. Gagaling siya. Ba't tumawa siya? Ano ko tinatawanan? Wala. Napuntunto ko lamang na ikaw ay may aking kagupuhan. May aking kagupuhan. Mistisa de sangli. Nakahawing ni Fidel. Sinilita. Napakaganda mo. Nag-joke pa silang dalawa. Naririnig ko kayo. Ayan. Sabi ko magdasal, hindi magkuntaas. Ayan. Balik. Graduante mo, Padre mo omnipotente, Retorem Celi Aterei, et in Iesum Christum, Filium Eius Unicum, Dominum Nostrum, qui conceptus est Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, natus conceptus. Ang galing niya, no? Napaka-convincing niya mag-Latin prayer. Natawa na lang. Makulit din eh. Senyorita, si Clay to. Gising ka pa? Clay? Pasensya ka na. Hindi ako makatulog pagkatapos kong babasa ang buong nobela. Tinapos niya? Buong nobela? Natapos mo na? Itatago mo yan, ha? Pag nakita na naman ang papa mo niyan, magdadasal na naman tayo. At paano ko naman mabibitawan ang napakagandang kwento? Ganda nga yan. Ngunit, namatay ang bida, si John, dahil sa kanyang pagsasakripisyo para sa pagmamahal niya sa kanyang anak na si Cosette. Grabe, ang tapang niya, no, senyorita? Para ialay niya ang sarili niyang buhay sa kanyang anak. Pakalaking sakripisyo ng isang magulang. Diba? Naalala ko lang ang aking papa. At ang sakit ng maagang kamatayan ng aking mama. Gaya ni Jean. Ay, hindi niya lubos na naranasan ng pag-ibig. Ngunit sa kabila ng lahat ay nagsakripisyo pa rin ng papa para sa pag-ibig niya sa akin. Senyorita, yun din po ba ang gusto mong gawin ng papa mo para sa'yo?
Hindi ko naman nanaisin na maging kapalit ng buhay niya ang pag-iibigan namin ni Chrysostomo. Ah, oo. Alam ko naman yun. Pero, Senyorita, isipin. Gaya ng bida sa kwentong binasa niyo, kayo rin ay bida sa sarili niyong kwento. Anong gagawin mo para sa mga tao at bagay na mahalaga sa'yo? Ano ang kakayanin mong gawin at isakripisyo para sa pagmamahal niyo kay Sir Ibarra? Hindi ko tuloy. Lubos na may iwasang maalala hauna natin pagkakita. Hindi ba nabanggit mo sa akin noon? Magkakaroon ng isang pagtitipon sa bahay mo, Maria Clara. At kung hindi po ako nagkakamali, dito na rin magsisimula ang lahat ng problema niyo sa buhay ng nobyo mong si Chrysostomo. Nanghuhula siya. Akala ni Maria Clara nanghuhula siya. Nagkatotoo lahat yun. Oo nga po. Sinabi ko nga yun. Kaya nga nais ko sanang itanong sa'yo, alam mo ba ang mangyayari sa amin ni Chrysostomo? Hello? Patawarin ako ng simbahan, ngunit aasa ako sa iyong mga hula. Oo nga pala. Manghula nga pala ang press release ko. Press release? Langgot. Actually, hindi yun hula. Nabasa ko. Hello? Yun nga lang, hanggang Kabanata 3 lang. At yung mga chismis na nabasa ko online tungkol sa nobela. Hindi talaga kitang maunawaan, Clay. Magsabi ka sa akin ng totoo. Ano bang batid mo ng kahihinatnan namin ni Chrysostomo? Hirap ng hala. Ang toray naman itong dalawang tong best in patience sa love. Kung hindi talaga endgame tong si Maria Clara at Ibarra, nako, salamat na lang sa lahat. Ang dami. Aba, may cellphone ka naman ngayon. Patambay-tambay ka rito. Malilate ka na sa klase ko. Oh, nabasa mo na ba yan? Eto nga, sir, oh. Sinasabay ko nga sa merienda. Malapit na nga po magkapalit ang cover ng Noli at may mukha ko. Talaga lang, ha? Po, oh, actually, relate na relate po ako sa love story ni Maria Clara, di ba? Mm-hmm. Hindi mo maintindi ng kwento kung hindi mo babasahin ng libro. Ang strict po niya, sir. Pero, sir, ano pa mangyayari doon sa dalawang lovers sa libro? Magkakatuluyan pa sila. Bakit? Hindi mo pa alam yan? Dapat nung high school ka, alam mo na yan! Hala ka. Kasi naman, sir, sa dami ng estudyante doon sa public school na pinanggalingan ko, tatlo po kaming naghahati sa iisang libro. Tsaka, real talk. Ang hirap-hirap makinig ng lecture kasi nga ang crowded doon sa section namin. Patas nandun pa ako sa likod. Hindi naman po sa pag-ano, ang tagal na po nun. So ano na pong mangyayari? Ipaglalaban po ba nila yung love nila para sa isa't isa? I mean, gets, magkakaroon ng trials, whatsoever, ganyan. Pero happy ending po ba? Itong sasabihin ko, huwag mong kakalimutan. Walang pagmamahalang magtatagumpay kung masalimuot ang lipunan nito. Hello? Miss Infantes, Ibarra and Maria Clara's love story is a tragic one. Oh my gosh! Oh, may kopya ka ng libro. Basahin mo! Babo! Babo. Pwede mo kasi ikwento, di ba? Suspense pa eh. Hala, tragic nga talaga yung mga ending. Sabihin niya ba? Ay.
Hello. Inabuhan si Maria Clara. Gino! Sino kayo? Magsusumbong si Ilyas. Bakit kayo pumasok sa aming bahay? Isa akong kaibigan ng senyor. May mahalaga lang ang sasabihin sa kanya. Sandali lang. Salamat. Ano ba ang batid mong kahihinat na naming dalawa ni Crisostomo? Bakit ila yata nakabuhit ang takot sa iyong mukha? Senyorita. Panginoon ko. Senyorita, huwag kang umiyak. Pangako. Hanggat nandito ako, akong bahala sa inyo ni Sir Ibarra. Aww. Oh, best friend yarn. Ginigilaw. Nakatakot, no? Ngayon, matawa-tawa tayo, pero later on, sure ako, may bawi ito. Mukha iyak tayo na ito talaga. Tila naninilaw. Mas mabuti siguro kung magpahinga ka na muna. Huwag niyo pong alalahanin, Senyor. Hindi na po makapag-alatay para sa inaugurasyon ng eskwela. Tila ngayon ka na lang yata nalabik sa pagdala ng misa, amigo. Hindi magtatagumpay ang balak ninyong lasunin ang bayan na ito. Anak ng demonyo! Ikaw ang demonyo. Elias, sandali! Babantayan niyo siya sa Pasinaya bukas. Muling malalagay ang kanyang buhay sa pilito. Buti na lang andyan sa Ilyas. Maraming salamat. Hindi natin alam yung mga mangyayari kagulat-gulat. Second to the last episode to for this week. Kahapon nagkamali ako, sabi ko yun yung second to the last. But actually that was for Wednesdays lang. Today is Thursday. Bukas may isa pa. And abangan talaga natin bukas kasi for sure pasabog yung episode bukas. Alam naman natin pag Friday, cliffhanger, grabe yung mga ganap. And of course, nandito pa rin tayo to react to it. And bago tayo mag-end, maraming salamat sa mga masugid nating tagapanood, especially yung mga OFWs natin, mga friends dyan, from Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, Australia, Hong Kong, meron pang taga-Vietnam, Japan, of course, California, New York, ang best friend ko dyan. And of course, mga kapwa natin Pilipinas sa Pilipinas, maraming salamat. And ang mga call center agents na nanonood ng reaction natin in the morning kasi may work sila in the evening. So ayan, maraming salamat sa inyo. Shoutout sa inyo. And yeah, there you go. That was it. Thank you so much for watching and see you again tomorrow. Bye.